Good day, everyone. My name is Maria Cristalina Silos from Group 2, and I will discuss one of the contributors in time quality management. William Edward Deming was an American engineer, statistician, professor, author, lecturer, and management consultant. He was born 14th of October 1900s and died on December 20, 1993. He is also known as the father of quality management. Deming is also known for his work in Japan after World War II, particularly his work with the leaders of Japanese industry. The leading proponent of Deming's theories and teachings are the 14 points of management, 7 deadly diseases of management, and PDSA. Let's first talk about PDSA, or Plan, Do, Study, and Act. PDSA cycle is a systematic process for gaining valuable learning and knowledge for the continual improvement of a product, process, or service. This cycle is also known as Deming Wheel or Deming Cycle. This integrated learning improvement model was first introduced to Deming by his mentor, Walter Sheward, as PDCA or Plan, Do, Check, and Act. The first step in PDSA cycle is what we call the plan step. This involves identifying your goal or purpose, formulating theories, and putting a plan into an action. The second step is the do step, in which all the elements of the plan are being implemented, such as making a product. The third step is what we call the study step, where outcomes are being monitored to test the validity of the plan and for the signs of progress and success or problem areas of improvement. The act step closes the cycle, integrating all the learning from the entire process, which can be used to adjust goal and change methods altogether. After we learn the PDSA cycle, let's now jump to the next topic, which is the 7 deadly diseases of management. Deming's 7 deadly diseases of management describe the most serious barriers that management faces to improving effectiveness and continual improvement. First is lack of constantly a purpose. A management will surely fail if it doesn't have a strong purpose or plan of what they are doing. Second is too much emphasis of short-term profits. Focusing on short-term profits by eliminating development investment may be look good over a period of time, but this will only cause a long-term damage to the business. Next is evaluation of performance, merit rating, and annual review. So ano nga ba ang mga ito? Ito ay ang pang-review sa isang employee kung siya ba ay excellent, outstanding, good, very good, or poor ang kanyang productivity. Pwede siyang makatanggap ng merits like incentives, salary increase, or even promotions. A lot of business owners see this as a good motivations para sa kanilang mga employees, but it isn't. A whole big business is operated by group of people that needs to perform a teamwork. Pero, paano sila makakapagtulungan kung sila ay nag-uusungan o nag-uunahan to be the best and go get those rewards? This will only lead them far arrival. Fourth is mobility of management. This refers to the job hopping of the employees. Fifth is only using of visible figures. In an interview with Deming, he says that business owners must not only see visible figures but only vital figures also. I-describe niya ito bilang unknown or unknowable. Number 6 is excessive medical costs. Deming stated from his book Out of the Crisis that executives shared with him that the cost of medical care for their employees was amongst their largest overall expenses. Last is excessive legal costs. This is felt by lawyers that work on contingency fees. The last teaching of Deming that I will discuss is about the 14 points of management. The first point is create a constant purpose toward improvement.
predict and prepare for the future challenges. Don't just do the same things better. Find better things to do. Second is adopt the new philosophy. Be prepared for major change in the way business is done. Third, stop depending on inspections. Inspections are costly and unreliable, and they don't improve quality. They merely find a lack of quality. Next is use a single supplier for any one item. Quality relies on consistency. The less variation you have in the input, the less variation you will have in the output. Fifth is improve constantly and forever. Continuously improve your system and processes. Deming promoted the PDSA approach to process analysis and improvement. Next is training on the job. Train for consistency to help reduce variation, build a foundation of common knowledge, encourage staff to learn from one another. Seventh is implement leadership. Expect your supervisors and managers to understand their workers and the process they use, but be a coach instead of a policeman. Next is eliminate the fear. Iparamdam mo sa mga tauhan mo na hindi dapat sila matakot sa pagbibigay ng ideas and concerns about the work. The ninth point is break down the barriers between the departments. Focus on collaboration instead of compromise. The tenth point is to get rid of unclear slogans. Don't let the words and nice-sounding phrases replace effective leadership. Outline your expectations and the praise people face-to-face for doing good work. While the 11th point is eliminate management by objectives. Look at how the process is carried out, not just numerical targets. Deming says that production targets encourage high output and low quality. Next is to remove the barriers to pride of workmanship. Allow everyone to take pride in their work without being rated or compared. The 13th point of management is implement education and self-improvement. Build skills to make your workforce more adaptable to change and better able to find and achieve improvements. The last point of management is to make a transformation of everyone's job. Improve your overall organization behaving. Each person take a step toward quality. Good day, everyone. I'm Dan De Vera from FSM 33. I will discuss to you about Joseph M. Juran. Joseph Moses Juran is widely regarded as the founding father of many of the key quality management programs used by organizations today, and also known in the business and production areas for having cunningly approached management. Si Joseph Juran is kilala siya sa business and production field bilang isang mahusay sa pagmamanage ng kalidad ng mga produkto sa iba't ibang proseso. Pinapataas niya yung quality level ng mga product, kaya mas mataas kita ng company niya. Juran acknowledged that more careful management of certain internal stages in production. Inamin ni Juran na sa pag-iingat sa pag-manage ng mga production is magtutungo sa mas mataas na gastos, pero yung resulta naman ito ay pangmatagalan, kaya nare-recover mo din lahat ng gastos at kita ka ng malaki. His concept enabled him to work with leading companies in the United States and Japan. Juran's bibliography, born in 1904, died in 2008, age 103. Pinanganak si Joseph Juran sa Romania noong 1904 bago siya mag-ibang bansa sa Minnesota sa US noong 1912. Sa maagang edad ni Joseph Juran, nagpakita siya ng pagka-interesado sa pag-aaral at sa pag-develop ng kanyang mga skills sa mathematics at sa chess. Romanian-born American, electrical engineer and management consultant. Matapos ang kanyang pagkatapos sa high school noong 1920, noong 1924, nagtapos si Juran na may degree sa electrical engineering at tinanggap ng Western Electric Hawthorne Works.
At doon nagsimula yung pagtatrabaho niya sa statistical sampling and quality control techniques. And this early introduction to quality analysis and management would go on to the shape the rest of his life. He published an article published by the Mechanical Engineering magazine on quality management. Gumaduate siya noong 1935, same year nung nag-publish siya ng article na Mechanical Engineering magazine on quality management. Pinagpatuloy niya yung trabaho niya sa subsidiary company AT&T during World War II. May hawak siyang position sa Foreign Economics Administration. At the same time, he was ruling Franklin Roosevelt. But after a long time, nag-decide siya na mag-resign to take the road as an independent consultant. Although hindi siya tumigil sa pagtatrabaho para sa companies tulad ng Gillette and General Foods, naging professor din siya ng maraming beses sa mga universities, especially sa New York, where he addressed the issue of quality control. Juran continued to work independently until the 1990s. Naramdaman niya na kailangan niyang ilipat yung knowledge niya at mga research result in several series of article and books. Its importance is such that is considered one of the drivers of the quality revolution in Japan. Among its most studied concept is the Pareto principle. Ito yung pinaka konsepto na dinevelop para pag-usapan tungkol sa area of quality and productivity. Good day, everyone. I am Jemar Lamirus Cruz, and I will discuss to you the contributions of Joseph M. Juran in quality management. First, the beginning of the Pareto. It is one of the best-known concepts attributed to Joseph Juran, who channeled it towards the area of quality and productivity. Dito, sinabi niya na yung production process at resulting quality level, yung small percentage ng positive or negative factors ay pwedeng maging resulta ng malaking percentage ng possible effects. Juran estimates that 80% of the problems are the result of 20% of possible causes. Quality management. Through his book Management Breakthrough, Juran was able to present his vision about the possibilities of an administration of quality so effective that it could affect the income and productive levels of companies. Dito, sinabi niya na ang human relations problem ay na-expect na ma-isolate at yung pag-resist na magbago is nagiging major cause ng quality concerns. The Juran Trilogy. This is one of his most important disclosures that complements everything addressed in his ideas of quality management. It comprises of three managerial processes: quality planning, quality control, and quality improvement. Quality planning, para ma-identify ang mga consumers, dapat tukuyin yung mga needs nila para i-add sa quality ng products na pwedeng ma-satisfy yung needs na yon. Quality control, yung actual performance level ng product ay dapat ini-evaluate at kino-compare sa goals and objectives na sinet out nila in the beginning para makita nila yung differences at ma-solve yun in the future. Quality improvement, tungkol to sa pagkakaroon ng effective awareness of improvement. Upang mapanatili ang ideal quality ng infrastructure ay dapat na mahusay ang pagkakagawa nito at ang internal processes ay dapat na pag-aralan ng mabuti. Good day, everyone. My name is Alexandra May Epil, and today I am going to introduce to you another great contributor sa total quality management, Philip Crosby. So, sino nga ba si Philip at bakit sobra siyang kilala? Tara, let's find out. Philip Crosby is a noted professional, author, and consultant who is widely known for promoting the concept of zero defects and for attempting to define quality from the viewpoint of conformance to requirement. Si Philip ay pinanganak noong June 18, 1926 sa West Virginia
United States. So he proposed an idea, absolutes of quality management, and dito nag-speak out siya about his thought and pinomote niya yung idea na increased quality did not mean increased in cost. Na hindi porket tumaas yung quality ng isang products or services ay tataas na din yung presyo. For him, quality is conformance to requirement, and the system for causing quality for him ay hindi pipigilan na sumunod yung management sa requirements or standards than the assessment. Sabi niya, madidetermine daw yung quality nito by knowing kung nag-conform ba sila sa mga requirements. So there are four absolute quality management na inintroduce ni Crosby. Number one, absolute. The definition of quality is conformance to requirement, not goodness. Quality is not about the goodness, but it's about meeting the requirements which the management needs to respond to it. Example, sa isang fruit shake na small business, ginagamitan nila yun ng manual na pag-crush ng ice for fruit shake. Siyempre, diba, yung management, kailangan nila mag-provide ng tools and equipments for crushing the ice. Kasi siyempre, ang leaders, ito yung mga highly skilled, at syempre sila din yung mga visionary na supposedly mag-a-identify ng needs para sa mas quality na products and services. In addition, management has to provide adequate tools to achieve the requirement. So the management has the following three tasks to perform. Syempre, establish niya yung mga requirements na kailangan i-meet ng lahat, and syempre din, communication para sa mga employees. Mahirap naman na goal-focus lang tayo tapos nakakalimutan natin na maging makatao sa mga employees natin. Number two, provide appropriate tools and techniques and the necessary training in them. Hindi kasi pwedeng i-hire yung isang tao na hindi naman expertise yung work na ino-offer mo. Like for example, nag-hire ka nga ng graduate sa culinary, pero di ka naman nag-provide ng training na magagamit nila for preparation sa business nyo. E di, palpak, di ba? Number three, provide continuous support and encouragement. Hindi lang kasi natatapos yung work sa pagiging efficient. All workers ay nadi-discourage, nawawala ng motivation, and dapat ikaw ay magbibigay ng continuous support to them. What do they need? Okay pa ba sila? Kailangan ba nila ng pahinga? Kasi, di ba, remember, humans do get tired then. So, number two, absolute, the system of quality is prevention. Prevention is better than a correction, detection, or appraisal. In the whole process, you need to analyze what can go wrong and then take preventive action. Maganda na yung management is visionary, like maglilista sila ng mga possible problems na pwede nilang kaharapin. For example, kapag ang business mo ay burgeran, what will happen kung magre-release ka ng mga combo meals like burger with drinks or burger na nasa loob nun instead of patty ay chicken? At anong magiging possible problem dito? Kung di ba siya gugustuhin ng kalahati ng mga customers, or mas bebenta ba siya? By that, it can minimum the error, damage, and also the problem. Na kesa sugod ka ng sugod dito, without a plan, mas mami-minimize na yung pagkalugi at pagkasayang ng puhunan. Kasi di ba, ipa-plan mo siya ng maigi para mas ma-prevent na agad yung mga problem at mag-stick sa goal na mag-produce ng quality products and services. Number third, absolute, the performance standard is zero defects. Here, Crosby is stating that nothing less than perfect quality has to be aimed. Setting targets below 100% is the start of downward. Ito yung pinaka-favorite ko dito eh. Aside sa, matutulungan nila na hindi masayang ang mga materials sa mga defects, kapag pinopose ito ng isang business, mas efficient syempre yung work nila. Mas hindi pa nasasayang yung pagod. Like for example, ang binaba na mandate ng isang management na within the day, 100 longganisa ang magagawa nila with the exact grams and sizes. Wala na dapat syempre na mayuyupi. Wala syempre na ano na masisira, na maaaring hindi mabenta, or masyado namang maliit yung iba compared sa other sizes ng ibang longganisa. By that, mas minimize yung work at walang masasayang at talaga magpo-focus lahat sa isang daang longganisa at hindi siya lalagpas. And the fourth absolute, the measurement of quality is price of non-conformance. Quality has to measure a cost in order to attract the attention of management. Like Juran, Crosby also believes in costing the quality as a powerful motivator for management. It was classified into two types. Number one, the price of non-conformance. All the cost of not getting products or something right. Number two, price of conformance. What it costs to do things right. Kaya lahat ng products or services na hindi ma-meet yung expectation ng isang customers would mean that
they would lose the trust of the customers and their patronage. Thus, syempre, maapektuhan ito yung buong business, di ba? Another, nag-propose din si Crosby ng 14 steps to quality improvement. Number one, make it clear that management is committed to quality for the long term. Which means, di ba, na ang goal talaga ng isang business, mag-produce ng quality para sa mga customers. Dapat alam to ng buong business or ng mga tao doon sa isang business. Na hindi lang porket nakilala na yung business nila, ay okay na yan. Hayaan na natin na sila kasi papasok na naman sila, kilala na naman na yung business natin. No, kasi dapat clear yung management na committed dapat sila sa long term na quality na ipoprovide nila. Number two, form cross-departmental quality teams. Siyempre, importante na hindi lang ikaw yung nag-work. Kasi aminin natin lahat, hindi naman kasi kaya lang ng isang tao lang yung gumawa ng quality products and services. Siyempre, kailangan niya ng maraming tao. And siyempre, kakailanganin din ng departmental quality teams. Which can help, di ba, to produce at mas magawa siya efficiently. Number three, identify workarounds and potential problems exist. Siyempre, kapag ka may business, siyempre may mga problems na nag-a-arise dyan. For example, may mga sa menu, diba, hindi lahat yun mabibili, hindi lahat dun mabenta. And there are problems na mag-u-occur and talagang kailangan, alam ng mga tao mo, alam mo mismo na ikaw kunwari may-ari ka. Dapat alam mo kung ano yung mga problems na mag-i-exist doon sa mga ibebenta nyo, paano kayo makakabenta, and ano yung magiging problems nyo sa mga customers nyo. Number four, assess the cost of quality and explain how it is used as a management tool. Make your employees or worker know na ang quality na goal ng business nyo ay importante for it will help how to manage the business well. Number five, improve the quality of awareness and personal commitment of all employees. Siyempre, hindi lang ang mga workers mo or employees mo, magagawin lang nila yung isang bagay because sinasahuran sila. Importante din na aware sila sa commitment na ginawa nila. Like, the responsibility na meron sila kapag pumasok sila dun sa work na yon. And dapat aware sila sa quality na ipoproduce ninyo. So, number six, take immediate action to correct the problems identified. Mahalaga na yung nasa management team, alam yung magiging mga solusyon, ano yung magiging pinaka-mainam na gagawin sa mga problems na nag-a-arise. Kung agad-agad naman yung solusyon, dapat mas i-identify kung tama ba yung mga actions na gagawin. Number seven, establish a zero defect program. So, kanina, sinabi ko na nga ito na importante na lahat ng bagay or lahat ng ipoproduce ninyong mga services and products, dapat sure kayo and mami-minimize niyo yung pagod niyo. And number eight, train supervisors to carry out their responsibilities in the quality program. Siyempre, pag supervisors, di ba, nag-hold na ng position yan sa business nila. It is right lang na alam nila how to carry out their responsibilities at kung ano-ano ba yung mga responsibilities nila. They should be the one na nag-i-initiate ng quality management in the business, of course, by maintaining a business culture na mararamdaman ng lahat na responsable sila sa quality ng work na meron sila. Na hindi lang porket supervisor ka, ikaw na lang ng ikaw. Siyempre, dapat aware din yung ibang workers na, ay, responsable ako dito kasi ako yung magluluto or ako yung magpapackaging. So, dapat alam nila lahat na ang commitment nyo are one. Number nine, hold a zero defects day to ensure all employees are aware there is new direction. Number 10, encourage individuals and teams to establish both personal and team improvements. Number 11, encourage employees to tell management about obstacle they face in trying to meet quality goals. Siyempre, yun nga yung katulad nga kanina na kailangan lahat ng tao mo sa isang business alam kung ano yung kailangan yung harapin. Siyempre, as one kayong gumagalaw, kailangan alam din nila yung mga obstacles na kailangan yung harapin sa pag-meet ng quality goals. Like, kunari, yung mga customers, gusto niya na siyempre malinis. And, ano dapat yung mga
ano dapat yung mga prevention na kailangan yung harapin kasi nga, you are trying to climb up doon sa goals na mag-produce kayo ng quality products and services. Number 12, recognize employees who participate. Maganda naman kasi, di ba, na nare-recognize yung mga tao na talagang on fire kapag nagtatrabaho, on fire kapag talagang sumusunod, nagsasubmit sa sinasabi mong gagawin nila. And mas maganda na i-affirm mo sila and encourage them to do more. Kasi katulad nun, may na-recognize kang isang employees, syempre yung iba din magsistribe na, ay, gusto ko din ma-affirm ng boss ko. So, number 13, implement quality controls to promote continual communication. Hindi naman porket nagtatrabaho kayo to meet the quality goals, hindi naman ibig sabihin nun na wala na kayong communication sa isa't isa. Syempre, nagko-commit kayo sa isang business which is also nagtatry din kayo na mag-make relationship sa bawat isa. Kaya kailangan yung mag-promote ng continual communication kasi kayo-kayo lang din mag-iintindihan. And number 14 and the last, repeat everything to illustrate that quality improvement is a never-ending process. So, hindi pwede na pagkatapos yung ma-meet yung isang goal na makapagbenta tayo ng 500 burgers a day, okay na yun. It's a never-ending process na kapag kumita na kayo ng malaki, mas nakilala na kayo, hindi ibig sabihin nun na tapos na yung goal nyo, tapos na yung gagawin nyo. Pero may improvement pa rin kasi never-ending process ito na kung saan hanggang nakatayo yung business nyo, hindi kayo titigil na yun yung goal nyo. And meron din siyang pinropose si Crosby na Zero Defects Program. Zero defects should not give the impression that people would never make mistakes. Kasi nga, tao nga lang din tayo, diba? It is not being perfect rather than it is about changing one's outlook. The point here is, hindi naman dahil sa perfecto ang business or yung mga tao dito, pero mas maganda kasi na gawin siya ng isang gawaan lang, diba? Sino ba namang amo or boss yung gugustuhin gawin ng paulit-ulit yung isang trabaho? Diba wala naman? This is why Zero Defects Program nag-i-ensure siya ng quality kasi correctly magagawa niya yung trabaho but also hindi niyo masasayang yung pagod, yung mga materials, yung pera at yung time ng bawat isa. Kasi nga, doing things right at the start is the principle behind rather than making necessary corrections to maintain the quality of performance. It is better to avert it by doing things right at the onset. Thus, quality is preserved at syempre, yun nga, sabi ko, hindi masasayang yung oras, yung pera at yung effort. Quality for Crosby ay intangible and immeasurable. Hindi siya nahahawakan at hindi rin siya nasusukat. But, ito ay isang strategic imperative na kung saan ini-improve niya yung trabaho ng bawat individual na nagtatrabaho sa business sa kahit anong posisyon. But sabi nga niya na hindi porket zero defects ay hindi na nagkakamali ang tao or companies or businesses. But they should begin, yung mga taong, yung owner, yung businesses, yung company should begin with allowance. Dito pera ha, pero yung mag-aalaw ka ng doors for the improvements of your workers with defined clear requirements carried out to produce identified outcomes. And that would be all for me. Again, my name is Alexandra May Epil. Thank you for listening to me. Good morning, everyone. I'm Maril Nicole Cervantes, and today we're going to discuss about Kaoru Ishikawa's contributor to total quality management. Good day, everyone. My name is JD Cacho from FSM 33, and I'm going to discuss you, who is the father of Japanese quality and the fishbone diagram. Kaoru Ishikawa served as president of the Japanese Society for Quality Control. He wrote 647 articles and 31 books, including two that were translated into English. The Introduction to Quality Control and What is Total Quality Control, the Japanese Way. He is well known for coming up with the concept for the fishbone-shaped diagram, known as the Ishikawa or Cause and Effect Diagram, used to improve the performance of teams in determining potential root causes of their quality problems. He developed and delivered the first basic quality control course for the Union of Japanese Scientists and Engineers, credited with creating the Japanese Quality Circle Movement.
The Ishikawa diagram was developed by Kaoru Ishikawa during the 1960s as a way of measuring quality control processes in the shipbuilding industry. To better understand the Ishikawa diagram, Ishikawa diagrams are sometimes referred to as fishbone diagrams, herringbone diagrams, cause and effect diagrams, or Ishikawa. They are causal diagrams created by Kaoru Ishikawa to show the cause of a specific event. They resemble a fish skeleton with the ribs representing the cause of an event and the final outcome appearing at the head of the skeleton. The purpose of the Ishikawa diagram is to allow management to determine which issues have to be addressed in order to gain or avoid a particular event. The 7 basic quality tools. The first one is cause and effect diagram. It helps identify or display possible cause and effect of a specific problem. The next one is called check sheets, but it is also called tally sheets kapag quantitative na yung information or yung data na ilalagay natin doon. Ginagamit natin ito kapag, for example, kapag magbibilang tayo ng mga result ng mga survey natin sa research. Relationship between two variables. It is also the relationship between cause and effect or one cause and one another. Pwede rin siyang one cause and two others. For example, lumipat ka ng bahay, then gusto dun sa bago mong location, gusto mong malaman kung gaano ka ba katagal makapunta sa work mo on time. Then gagawa ka ng control charts para malaman to. Dun sa control charts mo na yon, ang result nun is 25 minutes. Pero dahil syempre marami namang pwedeng mga variables na maka-apekto dun sa time na yon, gusto mo siyang gawing 20 minutes. Yung scatter diagram, yung magsasabi sa'yo kung ano ba yung mga variables or yung magiging epekto nun sa'yo. For example, yung mga pwede na makapag-hinder sa time mo na yon is yung traffic, yung weather, then yung speed ng sasakyan mo or ng sasakyan mo, then also that kung ano oras ka bang umalis ng bahay mo. Then yung sabi ko nga kanina, yung scatter diagram, yung magdidikta noon kung ano ba yung pinaka makakaapekto sa iyo. Pareto charts visually depicts which situation are more significant. Dito din nalalaman kung ano ba talaga yung mga defects at kung ano ba yung mga source ng defects na yun dun sa, for example, sa company or dun sa business na yun. Dito rin nalalaman kung ano ba yung mga most frequent na complaint ng mga customers ng or mga consumer ng product mo or dun sa kunyari service ng company nyo. Histogram is also used to analyze whether the process can meet the standard or the requirements of the customers. It also can determine whether the output of two or more processes are different than the usual. Sa control chart naman is meron tayong tatlong keywords, controlling, predicting, and determining. Sa controlling naman is kailangan nyong solusyonan yung mga nahanap nyo or mahahanap nyong problema dahil kailangan solusyonan na or parang gawan na ng paraan yung mga naging problema at pagiging problema dun sa process na yun para hindi na lumaki siya and para makapagpunti ka tayo sa next step. Then, sa predicting naman is ipipredict nyo or kailangan nyong parang magkaroon na kayo ng parang visual na expectation dun sa expected range nyo ng outcome ng processes nyo. Then, next is determining. In terms of statistical control, kailangan nyong i-check or i-sure kung yung bang process nyo is stable. For the flowchart naman, is dito na yung visual representation or yung pag-train nyo dun sa process nyo and also documenting the process. It is also to know how effective and efficient the process is. Also, kailangan nyo na rin dito i-evaluate kung gaano ba siya ka-successful. Quality circles naman is a participatory management technique kung saan yung mga magkatrabaho or the same line ng work is kikita-kita sila or nag-meet sila to solve
a specific problem. For example, merong 3 to 5 na magkakatrabaho. Then during sa break nila or sa lunch time nila is nami-meet sila for 1 hour para ma-identify yung mga causes nung mga problema or yung problema para hanapan nila ng solusyon or magawan ng solusyon yung mga specific problem na yun using the 7 basic quality tools. The company-wide quality naman is in-emphasize ni Ishikawa na every workers daw sa company is may contribution siya sa company na yon, from like the manager to like intern or every organization, every management dun sa company na yon is contributor. Then it's also concerned with the effectiveness of the management of a company's design and also the manufacturing system ng company. Company-wide quality or approach. Reduce defects, improvements for the quality becomes the norm rather than the exception. Increase reliability. Connected silang lahat because sabi ko nga kanina, ang company-wide quality is also concerned with the effectiveness of manufacturing system of the company. Kapag may pag maganda ang system ng isang company, means less defects and good quality product. Good quality product means nagpe-perform yung isang bagay sa inherent function nito. Reduce cost, waste are identified and reduced. Rework is identified and reduced means na kapag nababawasan na yung mga defects or yung mga di naman magagamit is of course mababawasan na rin yung mga basura. Then dahil dito, mababawasan na din yung mga gagastusin para sa another materials na pangpalit sana doon sa defects and syempre bawas trabaho na din or di na kailangan pang gumawa ng pagpalit doon sa mga defects. Sa next naman is sa pag-improve ng mga product and processes na gamitin sa paggawa based dun sa mga feedback ng mga customers. Dito naman is dahil maganda na nga yung mga kinalabasan ng products nyo, tumataas na yung sales and markets nito. Means na yung reputation ng company nyo is maganda sa tao ay nagkakaroon sila ng tiwala sa service nyo at sa product nyo. Then kapag maganda yung outcomes ng mga trabaho nyo or yung mga barriers between department is mawawala siya dahil magkakaroon kayo ng maayos na komunikasyon. Next, dito naman, yung pagiging loyal mo sa company dahil sa magandang environment nito and sa maayos na relationship between the co-workers. Also, mababawasan na din yung mga pandadaya sa data or yung mga pangungupit sa company money.